Hi guys! Welcome back to my channel! Pud-pud na ba yan? Kumakagat pa ba yan? Or baka nasobrahan na sa gamit? Solusyonan natin yan guys! Pero bago yan, gusto kong ipaalam sa inyo na dito sa mga videos na ini-upload ko, dagdag kaalaman na makakatipid ka pa. Bakit? Dahil di mo na kailangang paggawa sa iba. Dahil ikaw mismo, ay kaya mo na. So ayan na nga guys, problemado si kuya kasi kahit ano daw na piga niya, wala daw epekto. Hindi daw kumakagat yung kanyang preno. Oh ha? So ayan guys, kaya binabaklas ni mekaniko yung brake pad para makita natin ano bang problema. Ito ba'y manipis na or hindi pantay? So ayan, titingnan natin yan guys kasi madalas sa kakiskis ba ng pad natin sa ating rotor disc ay kusa siyang napupudpud, okay? So yung isang pad niya po ay makapal pa, samantalang yung isa ay bakal na. So manipis na po siya. So kailangan na natin palitan ng bagong pad. So ayan po yung pamalit natin guys, okay? So ayan guys, ang pad natin ay dalawang piraso po yan. Parang mag-asa ba? Na pagpinigan ni kuya yung lever ay kakagatin niya yung rotor disc. So napakadali lang po guys yung paggabit natin o pagpalit natin ng brake pad. So ayan po, itatanggalin lang po natin yung luma, tapos ipapasok na po natin, isasalpak na po natin yung bagong brake pad. Kapag naiposisyon na po natin yung brake pad natin guys, so ibabalik natin yung caliper pin at saka pin lock. Napakadali lang po, diba? So ayan lang siya, ganyan lang po kabilis yan. Kahit kayo hindi kayo mahihirapan, okay? Kaya lang sa puntong yan guys, ay nag-request si kuyang may-ari na gusto niya daw po ay suwabe ang ikot ng kanyang mga bulitas. Kaya kung po pwede ay lagyan daw po natin ng pampadula. So ayan, yan na po ang gagawin ni mekaniko sa ngayon, okay? So tinanggal lang po niya yung gulong, tapos babaklasin niya po yung cover doon sa ating mga bearing para po malagyan natin ng grasa yung kanyang mga bulitas, okay? So ayan nga po guys, so bago natin o habang pinapanood natin si mekaniko na dumudurido't, kumakalikot, sumusundot. O kung ano man ang tawag ninyo habang yan pinapahira ni mekaniko ng grasa ang kanyang bearing. So alamin muna natin guys kung ano nga ba yung mga palatandaan or basihan natin para masabi natin palitin na yung brake pad, okay? So una guys ay yung bakal sa bakal na, okay? So ibig sabihin manipis na kabilaan po. Kumbaga siya na mismo yung bakal lang po ang kumakayo doon sa rotor disc natin, okay? Pangalawa, pwedeng hindi pantay po yung pagkakapudpod ng ating brake pad, okay? Ibig sabihin yung medyo sa taas halimbawa na parte ng pad ay medyo manipis na, samantalang yung sa medyo baba na parte ay makapal pa or pwedeng balik taran po, di ba? Or pwede rin po isa pang basihan ay pwede pong yung isa, kasi di ba mag-asawa nga po sila, yung isang pad ay manipis na gagaya ng nangyari dito sa ating motor na to. Yung isa manipis na samantala yung isa ay pudpud na. So yun, palitin na din po yun guys, okay? Yan ang nagiging kausa kung bakit maingay at saka kumakayod na yung bakal doon mismo sa rotor disc natin. At ang panghuli ay pwedeng mababa na po yung level ng brake fluid. Ibig sabihin po niyan ay paubos na or papudpud na yung ating brake pad, okay? So ang karamihan po sa mga motor natin ngayon guys ay naka-brake pad na. So hindi naman lahat, kasi kahit pa paano mayroon pa naman po tayo ng mga naka-drum brake o yung gumagamit ng mga brake shoe, okay? Pero karamihan po ay naka-disc pad na talaga. So kailangan alam natin kung paano ang pagkabit nito. Lalo na po kasi pagkaalangan ng mga lugar na or mga simpleng bagay sa ating motor, mas maganda yung kaya na din po natin, no? Para tipid na, di ba? So ayan sa puntong yan guys, patapos na si mekaniko maglagay ng ating grasa sa mga bearing. So, ang ilalagay na pong huli niyan ay yung caliper. Ikakabit na po natin doon mismo sa lagaya niya sa main shock, no? Para patapos na talaga yung brake pad natin, okay? Kasi kanina, di ba, naudlot nga dahil nga sa bearing ni kuya. Ayan. So, dalawang tornilyo lang po yan, guys. Isa sa taas, isa sa baba. So, ayan. Tandaan lang po natin, guys, sa pagkakabit ng brake pad ay hindi po pwede po na masikip masyado, okay? Kasi pag masikip, guys, baka po hindi naman yan makahingi, hindi naman makagalaw na yung ating gulong yan, okay? Okay? Hindi rin siya po pwedeng maluwag kasi hindi naman kakagat, hindi naman magpepreno, hindi naman papano naman hihinto yung motor natin pag nagpreno tayo, diba? So sakto lang dapat guys, no? Sa anumang bagay, dapat ay sakto lang. So yan na nga guys, umpisa natin ulit ha.
So hindi kayo mahihirapan sa pagpalit ng brake pad. Tatanggalin lang ho natin yung lumad gamit ang dalawang tornilyo. Tatanggalin natin yung dalawang yon, tapos tatanggalin din natin yung ating caliper. Kung saan yung caliper ang pinagkakabitan ng brake pad natin, okay? So ayan. Tapos titingnan niyo pong maigi kung ang ang brake pad bang nakalagay diyan ay ayos pa. At saka guys, dapat po ay lilinisin ho natin. Kapag madumi na po yung caliper, hindi na po siya makakagagalaw ng maayos. So kailangan linisin niyo po 'yan, ano, pati yung mga retainer, lilinisin ho natin. Ganon. Sabay-sabay na natin kasi nabaklas na din naman guys, 'di ba? Tapos titingnan natin kung ano bang problema, kung palitin or pwede pang ibalik yung dati niyang brake pad. Okay? Pagka palitin po, guys, palitan niyo na ha, wag nang pilitin po, ano? Pagka hindi na kaya, wag nang pilitin. Naku, delikado ang buhay ni riders, okay? So automatic po palitan na natin, no? Huwag nang tipirin yung bagay na yan kasi preno yan guys, dyan nakasalalay ang ating buhay, okay? So ayan, sa puntong yan guys, o ayan, nakita nyo po ba yung pinagbaklasan? Masyado ng manipis po yan, no? Kaya kailangan na nating palitan din. So ayan, kaya pinalitan din ho natin ng brake pad yung motor na yan, no? So ayan guys, titingnan nyo din po pagka binaklas nyo yung caliper pin, titingnan nyo po kung yung rubber boots ba pala ay okay pa. So ayan, yung hawak na yan mekaniko guys ay retainer po yan. So ayan, lilinisin ho natin pagka kinakailangan, okay? So ayan po yun guys. Tapos, siya nga pala guys, dapat din na pagpalit natin ng brake pad ay kailangan din po natin siguraduhin na lapat po siya, no? Kung kailangan sipat-sipatin po, sipat-sipatin natin, okay? Ayan, so ayusin natin ng ilagay natin ng maayos po para maayos din po yung preno natin guys, no? So yan nga pala guys, sa mga caliper natin, ang bawat motor po ay may iba-ibang klase, may iba-ibang size, iba-ibang style ng brake pad. So, depende po yan sa caliper natin, okay? So, kung ano yung nakalagay po dyan, anong klase ng caliper, yun din po ang ilapapasok natin ay ilalagay nating brake pad, okay? Ayan. So, ayan, pagka inailapat na po natin, guys, yung ating brake pad, ay ilalagay na po natin o ipapasok na po natin yung ating caliper pin, okay? Ay, ang hawak ni mekaniko ay pin lock kung tawagin, okay? Maliit lang po siya pero napaka-importante po, no? Yan, ganyan lang po yan guys, okay? Tapos, kakabit na po natin yung ating caliper doon mismo sa ating shock, okay? So, ito na nga po guys, yung video natin sa ngayon. Sana ay nagustuhan at sana ay may natutunan kayo sa video nito. So, pakilike naman po guys at saka pakicomment na rin sa baba at nang malaman ko kung ano yung mga nasa sa loob ninyo. And please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated lang guys sa mga bago nating videos. At saka kung gusto nyong matutunan kung paano ang paggabit ng LED o gusto nyo bang pagandahin palalo yung ilalim ng inyong mga makina o yung inyong mga motor, tingnan naman po guys yung susunod nating videos, okay? So lagi pong tatandaan na sa bawat pag-alis natin sa ating tahanan ay may pamilya tayong nagmamahal at naghihintay sa ating pagbabalik. Kaya ingat at maraming salamat! God bless!